Hello, 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 hello po sa ating mga kaibigang mahihilig sa manggang hilaw at bagoong alamang. Hello, hello po! Welcome back! Isishare ko po sa inyo kung paano ko gawin yung aking alamang. So ngayon, dahil wala akong mabiling fresh shrimp paste, so bumili na lang ako nito. Nabili ko sa Filipino store. So ano siya? So sakto naman, 12 ounce lang siya. Ito yun. I'm sure marami yan dyan, marami. Kasi nung nasa Australia kami, nakabili din ako ng ganito eh. And then, yung sakto lang na tomato. So ito yung tomato. And then garlic, siguro mga tatlong piraso nito yan. Itong kailangan is small onion. Ganito na ang size. Ito na yung pinakamaliit na onion na nabili ko dito. Ganito talaga mga size dito, small onion. Ayan. Isa niya lang siya. Or mas maliit, okay lang sa 12 ounce. And then, tatlong teaspoon ng vinegar. So, may vinegar ako. So, nailagay ko na siya dito. Ayan. Tatlong teaspoon siya. So, ayan. Teaspoon ng vinegar. So, 3.5 spoon ng sugar. So, ayan. May takalan ako dito. So, tatlong tablespoon na itong kutsara, tatlong kutsara ng sugar. So, ayan. Tatlong, diba? Nasa sa inyo naman po yung kung gusto nyong hindi matamis o ano. Ako kasi gusto ko matamis. Tapos gusto ko may sili. Kapag na-prepare nyo na po yung alamang, ito po yung kakailangan nating iba. Yung sibuyas, yung kamatis, yung pork, sugar, vinegar, at yung garlic. Mag-add lang po ng sili kung gusto na maanghang. So, nahiwa ko na po yung sibuyas, yung aking mga kamatis, and then yung pork, and then yung aking garlic, at nakaready na rin yung ating vinegar, yung sugar. So, ayan po, magpapainit na ako ng aking kawali. Papainit natin. Uunahin natin yung pork para yung taba niya. Doon na rin natin igigisa yung gagamitin. So, ito po, slow cook lang natin para maluto siya dahan-dahan at lumabas yung mga taba niya. Ilalagay na po natin ang sibuyas, garlic, at yung tomato. Yan, tapos ahaluin lang natin siya dahan-dahan. So, ayan po, igigisa natin siya ng mga 5 minutes lang and dahan-dahan lang yung apoy para hindi masunog. So, kung fresh na lang gagamitin, ang tips ko po ay hugasang mabuti ang inyong alamang at i-drain ang water para mabawasan ang alat nito. Yung taba po ng baboy, pwede nyo na igisa dyan yung onion at garlic. So, yan, igisa lang po ng ilang minuto para maging golden brown siya. Tapos, ilalagay na po natin ang shrimp paste natin. So, ayan, kung ayaw nyo na masyadong mabaho, yan, pwede nyo gamitin yung luya at pag-add kayo ng paminta. So, mag-a-add na po tayo ng asukal at ng vinegar. Yan, para po ma-achieve natin yung balance na flavor niya, yung sweet and salty. Yan, lalagyan natin siya ng vinegar at sugar. Low heat po dapat at takpan natin habang hinihintay natin siyang maluto ng 15 minutes. Personally, gusto ko po na manghang, so dadagdagan ko siya or i-add ko ng sili. Ayan. Yan, hindi siya masyadong spicy, yung dried sili. Yan, tapos halu-haluin din naman po natin siya paminsan-minsan, ang dahan-dahan lang. Baho ng bahay namin, just pumunta ako doon banda. Umoy baboy, tapos amoy alamang. Hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain ang amoy. Buti na lang wala dito yung isa. So, ayan, malapit na po maluto. Ayan, hindi na ako makapaghintay. Hindi na po ako makapaghintay at ako'y takam na takam na. Takam na takam ng sumawsaw ng mangga dito. Yeah.
Pilipino yung nagluluto din ng ganito. Na ganito yung style or ano yung ano nyo, pagluluto nyo. Ako taga nilalaki akong chunk ng ano, ng tomato para ano. Gusto ko yung may texture siya. Tapos yung meat. Ayan, ganyan siya, o diba? Maganda. So, ayan, hindi na po ako makapaghintay. At ako ay, Diyos ko, kakain. Titikman ko siya, magpapalamig ako ng ilang ano lang, ng konting portion lang. So, ayan, preparation lang is 5 minutes. Kung mabilis kasi lang, madami akong dakda kanina, kaya medyo matagal. Pero, madali lang yun. Tapos, yung luto, so, mga 15 minutes plus 5 minutes. So, 20 minutes, di ba? 25 minutes. So, let's say 30 minutes, hindi na ano na yung saglit lang. So, ayan po ang aking alamang. Ayan. Anong sikreto? Wala pong sikreto. Ayan lang. Ganyan lang siya. Okay na po yan. Kasi magpapalamig lang ako ng lagyan ko ng aking cute na mangkok. Maglalagay ako dito, palalamigin ko para mamaya. Doon ako sa lamesa. Gagawin ko na ngayon kasi hindi ko na mahintay bukas. O, ayan siya, di ba? Ayan. O, ayan, oh. Ayan siya, mga beshi. Sinong may gusto? Init pa siya, palalamigin ko, tapos kakain ako ng mangga. Ayan siya, partner. Partner na partner, di ba? Partner in crime. Oh, crime, dahil sa baho niya sa bahay. So, ayan po. Join me